Sa natatandaan ko, grade 2 ako nang una kong madiscover na marunong akong mag-drawing. Napapansin kasi yun ang mga kaklase ko pag may drawing activity kami. Ay, ang galing mo pala mag-drawing. Pwede pa drawing ako? Ang hirap nga eh. Madali lang naman yan eh. Guhit-guhit lang yan. Madali pala ha. Tanda ko pa dati, eroplano yung lagi kong pinapadrawing kay tatay kasi pangarap ko dating maging piloto. Sarap kasi siguro ng feeling na lumilipad ka sa langit. Hanggang sa dumating na ngayon time na ako na mismo yung nagdodrawing para sa sarili ko. Anyway, meet my new pet, Kafer. Behave ka lang dyan ha. So anyway, doon nagsimula yung hili ko sa pagguhit. Pero ang ayaw ko talaga sa lahat ay yung sumali sa contest. Nagkakaroon talaga ako ng anxiety pag sinasali ako sa mga ganyan. Mahilig kasi ako mag-overthink na, paano pag natalo ako? Nakakahiya kay ma'am at kay sir at sa mga kaklase ko, hala, lalo na kay nanay. First time kong masali sa drawing contest ng grade 4 ako. Nagpapagawa kasi yung advisor namin noon ng simpleng art para sa nutrition day na may team na ang gatas ng ina ang masustansya. Kaninong gawa to? Sa akin po, sir. Galing mo pala mag-drawing, ah. Isasali kita sa drawing contest. Wait, sir, ano kasi? Ma'am, salin nyo nga tong si Jed sa contest mamaya. Pakilista mo po. Salamat. Ako? Kasali sa contest mamaya? So, after nga ng event, nagsimula na yung drawing contest namin. Grabe, gusto ko nang lamunin ang lupa nang malaman ko na sa taas ng stage gaganapin yun. Jed, kaya mo yan. Go it, son! Ow! Okay, eto ang mga materials na inyong gagamitin. 1 hour lang. Ang theme natin ay, ang gatas ng ina ang masustansya. Good luck! Teka, ano to? Tsaka bakit ang laki ng papel? Tapos ano to? Oil pastel yan, insan. Ano ba yan? Hindi ako marunong gumamit nito. Madali lang yan. Ay, wow! Ikaw kaya dito? Yan ang gamitin mong pangkulay, tapos pahiran mo ng bulak. Para mas maganda. Ganon! Ha? Ano daw? So, nag-start na din ako noon kahit wala pa akong ka-idea sa gagawin. Tanda ko noon si Ariel yung drawing kong character tapos may baby siyang hawak habang nagpapa-breastfeed. Madami namang humanga sa gawa ko pero para sa akin napakasimple niya lang tapos ang gulo pa ng pagkakakulay. Tapos napaka-obvious din ng meaning niya, walang simbolism, ganun. Basta di ako satisfied. Ang second place natin ay yung pambato ng grade 4B, si Jed! Second place lang yung natanggap ko noon, pero okay na sa akin yun bilang first timer. Di ko nga in-expect na mananalo yun eh. Going at ang first place ay ang grade 4A, si Buknoy! At doon na nga nagsimula yung experience ko sa mga drawing contest na yan. Noong grade 6 ako, dalawa kaming choices na nakaklase ko, pero... Paano ba yan? Mas maganda yung gawa ni Jed. Next time ka na lang ha. Ikaw ang ipanlalaban, Jed, bukas sa kabilang school. Sa kabilang school? Nandito ko sa sarili school, takot na ako. How much more pa kaya sa ibang school? Nay, ako ipanlalaban sa kabilang school bukas. Ay, congrats anak! Ang galing mo talaga. Dapat lang na ikaw talaga, no? Eh, Nay. Bakit? Natatakot ako eh. Ayoko, Nay. Sabihin mo kay Sir, nilalagnat ako. Masama pakiramdam ko. Ayaw ko talaga, Nay. Please. Ha? O, Jed. Kala ko talaga di ka na dadating eh. Ikaw na lang hinihintay namin. Pagdating namin sa school kung saan gaganapin yung event, eh sobrang kinabahan talaga ako kasi napakaraming tao. And to make the story short, natalo ako.
Maganda daw naman yung gawa ko kaso natalo ako sa coloring. Masyadong basic yung akin at maduming tingnan. Di pa kasi ako marunong ng mga shadow, lighting, di ba? Basta kulay ng bata lang yung kaya ko. Many years later! So hanggang sa high school at college, ako pa din yung nilalaban minsan. Ang hirap kasing tumanggi kahit ayaw ko, lalo na pag ako yung nag-iisang may talent sa drawing sa section namin. Sinong pwedeng panlaban dito sa drawing contest ngayong Teacher's Day? So kayo ba? Mahilig din ba kayo mag-drawing na kahit stick man lang? Masaya ako na binigyan ako ng ganitong talent ni Lord dahil nagagamit ko siya tulad na lang ngayon, di ba? Kung hindi ako marunong mag-drawing, walang Jed Animation Story ngayon. At okay lang matalo or maging second place. Ang mahalaga, trinay mo yung best mo at ma-improve mo pa siya for the another upcoming contest. Huwag nating ikumpara yung gawa natin sa iba dahil may sarili tayong unique ways on how to express our feelings or ideas sa drawing natin. Kaya laban lang, fighting! Yun lang, if nag-enjoy kayo dito sa videong ito, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At sa mga kasama natin dito. Yun lang. Thank you. Bye! So ayun guys, happy 100,000 subscribers pala sa atin. Sobrang saya ko. Thank you so much guys. Like, I love you guys so much. Thank you talaga.